Siyempre po, iba pa rin po yung pag ikaw na po yung nasa sitwasyon. Mararamdaman po yung kaba, mararamdaman niyo po yung takot. Kahit po kalalaki kong tao, natatakot din po kami. Yung akala namin na pinaprank lang kami, na tumatawa pa kami habang naglalakad, bigla kaming napalitan ng takot nun, na talagang tumakbo kami papunta dun sa gate. Meron akong isa na pagkwentuhan no, story na yun. Tapos sabi niya, ano ba kasi yung suot mo nun? Sabi ko, naka-skirt ako. Masyado mong sexy. Parang ako ko yun. Parang sasaray ko yun. Parang sasaray ko na. Shorts, skirts, sleeveless at kung ano-ano pang ibang fashion trends ngayon. Sa makabago nating mundo at henerasyon ay hindi na bago para sa mata ng tao ang ganitong uri ng pananamit kahit sa pampublikong lugar man. Ngunit sa pagsusuot ng ganitong mga kasuotan ay kadalasang nag-uugat sa mga sitwasyon kung saan ang mga nadadawit ay nagtuturuan kung sino ang tunay na may sala. Dito nagsisimula ang sexual harassment na kadalas ay napupunta sa victim blaming. Naka-apekto ba talaga ang pananamit ng isang tao upang siya ay ma-sexual harass at isisi ang pangyayaring ito sa kanya? Kinuha ng aming grupo ang pananaw ng mga mag-aaral sa Humanities and Social Sciences Strand ng San Sebastian College, Recoletos de Cavite upang malaman ang kabuong pulso nila ukol dito. Nagpagupit po ako nun sa may, ano, sa may... Tapos parang nag-uusap po sila tungkol sa akin, yung di pa po ako ginugupitan nun. Parang, hindi ko naman po naiintindihan yung pinag-uusapan nila, pero parang feel ko po ako yung pinag-uusapan nila. Nung ginugupitan na po ako, ano na po, yung matatapos na po gupitan, mabali may, ano pa po ako, buhok pa po ako sa batok, ganyan. Tapos po, parang pansin ko po na hinihila niya po pababa yung damit ko, ganyan. Tapos po, ano, parang may sinisili po siya, tapos ginaganon ng kamay. Tapos, pag ano po ako gupitan, yung i-gel na po yung buho ko, ay naano niya po yung ano ko, yung damit ko, parang pag ganyan po. Tapos po, pag malapit na po dun sa ano ko, ari ko, tapos bigla sabi niya po, ay, ba't ganun-ganun po. Nung sexual harassment, ito yung harassment in workplace or other professional or social situation involving the making of unwanted sexual advances or obscene remarks, mga ganun, mga birong wala na sa hulog, ganun. Siyempre, against the law, then marami siya, pwede siyang written, verbal, or physical. Then, hindi lang siya nangyayari sa mga babae, pwede rin siyang, parang pwede rin maging victims yung mga lalaki. So, parang yun yung sakop niya, sexual harassment. Ano yung nangyari nung na-sexual harass? Ano ko lang nun ay sumakay ako dun sa bus. Tapos nandun ako sa pinaka-line dun sa may gitna. Tapos napansin ko na parang tingin siya ng tingin. Tapos nag-masturbate siya sa harapan ko ng iba yung tingin sa akin. Grade 9 student po ako nun. Napasok po ako sa school ng panghapon. Eh malayo po yung bahay ko po pa uwi. So by 7:30 pa po yung uwian namin. Siyempre po, pag uwian na po, sasakay po ako ng mga sasakyan. Sabay, yun po, mga kalagitnaan na po, nagbabaha na po yung mga estudyante po sa sinasakyan kong bus. Kasi siyempre po, ako na lang po yung matitira. Sabay, may bigla na pong tumabi sa aking bading. Yung mga una po ay kinakausap lang po ako, tinatanong po yung pangalan ko, natanong po kung saan po ako nag-aaral. Sabay, yung mga sumunod na pangyayari po ay inaras na niya po ako. Una niya pong ginawa ay nawakan niya po dahan-dahan yung hita ko. Sabay, parang umaanda na po, papunta po dun sa masela kong parte. Sabay, syempre po ako bilang lalaki, pumapalag po ako. Pero syempre po, bata pa po ako nun, hindi ko po alam gagawin ko. Dumating po din po sa point na nanginginig na rin po sa mga pinaggagawa niya po sa akin. Kaya bumaba na lang po ako nun sa sasakyan. Ano naman po yung victim blaming? So,
So, sa victim blaming naman, so for example, meron tayong case nga ng sexual harassment, syempre meron victim. Ang nangyari pag victim blaming is that yung parang sinisisi doon sa victim na kaya nangyari sa kanya yung act na yun or yung case na yun is because kasalanan niya din, fault niya din, meron siyang ginawa para gawin sa kanya yun. So parang di ba minsan yung mga victim, iniisip nila, wala naman silang ginawa, sadyang minala sila na sila yung naging victim. Pero yung victim blaming kasi tinatawag na parang yung mga tao or yung ibang tao, sila yung mas pinupoint na may kasalanan kaya nangyari yung act na yun sa kanya. So parang, yung experience ko po yun, sinare ko po sa mga kaibigan kong mga lalaki. Sabay, yung mga sinasabi po nila sa akin, parang ako po yung sinisisi nila. Na parang sinasabi na, ba't hindi ka nagsasalita? Ba't hindi ka pumapalag? Ba't hindi ka man lang lumalaban? Kasi, syempre po, iba pa rin po yung pag ikaw na po yung nasa sitwasyon. Mararamdaman po yung kaba, mararamdaman niyo po yung takot. Kahit po, kalalaki kong tao, natatakot din po kami. Last na sinabi yun sa kanong kaibigan, kinanto ko rin siya sa iba, tapos sabi, anong oras ka na buong wino? Sabi ko, siguro mga quarter to 12, tapos na nalok. Sabi eh, ah, kasalanan mo pala eh, kaya naman pala eh, ganun. Parang na wala yung ano, yung tapang ko na ikwento siya. Parang gusto kong maging aware sila, pero parang natakot na ako na ipaalam. Kasi parang inisip ko, parang kasalanan ko na ano, na nangyari yun. Ano naman po yung psychological effects ng victim blaming sa isang tao? So, kumbaga syempre victim ka na nga, ganun yung nangyari. Victim ka na nga, then ikaw pa yung na-blame dun sa nangyari sa'yo. So, meron siyang, bukod doon sa mga nabanggit ko na magiging effect niya as, kunwari, ikaw na yung naging victim, di ba kanina binanggit ko yung mga psychological effects niya, parang meron pa siyang karagdagang effect kung ikaw pa yung na-blame sa kasalanan mo. Meron kasi tayong tinatawag na post-traumatic stress disorder. So, parang yun siya, nag-trigger siya kapag, kunwari, naaalala mo yung nangyari sa'yo, kumbaga, babalik pa ulit-ulit yung mga nangyaring na hindi maganda sa'yo, paulit-ulit siya. So parang may mga symptoms siya katulad ng flashbacks, nightmares. Kunwari, mapag-inipan mo ulit na ginagawa sa'yo, so babalik na naman siya. O kaya severe anxiety and uncontrollable thoughts about the event. So parang nakatulala lang siya, nag-iisip, pero takbo ng takbo yung utak niya dun sa tungkol sa nangyari sa kanya. Then yun yung naging effect ng victim blaming palalo. Kasi parang, although dapat tinutulungan siya mag-move on sa nangyari sa kanya, ang nangyari is, lalo pa siya nadidiin or may isip niya na fault ko kaya nangyari ito sa akin. So, parang gano'n. Siyempre, trauma, hindi nawawala. Nandun pa rin siya. Ang bawat sexual na karahasan ay nagre-resulta sa paninisi sa biktima. Sa kasong ito, 29% ang lubos na sumang-ayon at 28% naman ang hindi sumagot ng alinman sa pagsang-ayon o hindi. Gayunpaman, mayroon pa ring 10% ang hindi sumang-ayon at 7% ang lubos na hindi sumang-ayon sa pahayag. Ba talaga yung dress code para ma-sexual harass yung isang tao at saka ma-victim blame po siya pagkatapos? Siguro kasi yan, conforme talaga yun. Hindi natin pwedeng yes, pwedeng no. So siguro kung yes, kung ikaw ba eh yung tipo na mga sobra yung mga suutan mo, sobra maikli, then uuwi ka ng madaling araw na oras, hindi natin masabi na kapag nangyari yun sa'yo ng ganung time, fault pa ba yun? Or talagang ikaw na yung nagbigay ng chance na magawa sa'yo yun. Siyempre, sa ano kasi natin ngayon, talagang masasabi natin, hindi na siya 100% safe ka, di ba? Hindi siya yung kahit umuwi ka ng gantong oras, safe ka. Hindi natin masasabi yung mga taong nakapaligid sa atin. So siguro, nasa sa'yo na din yun. Paano mo iingatan yung sarili mo? Minsan, yung dress code, hindi naman talaga nakaka-affect. Kasi minsan, kahit anong ingat mo sa sarili mo, kahit anong pag-dress mo ng maayos, there are people na gagawin sa'yo yun kung kahit anumang pag-iingat mo kung gusto nilang gawin yun, di ba? Kumbaga, nandun na yun sa tao. Hindi natin masasabi na ikaw yung natsyempohan
Kung ikaw yung tipo ng napakahingin mo nga, hindi ka naman ano manamit, eh ikaw yung nag-check mo, wala tayong magagawa. Yun talaga yung tinatawag na victim ka talaga. Diba? So, kumbaga, kung ako kasi yung tatanungin sa ngayon, sa ano natin ngayon, meron ng mga cases na maayos naman manamit, yung talagang nakapantalon, nakaano, sila pa yung nagiging victim. Diba? So, parang hindi talaga natin masabi. So, parang ayun sa akin, maybe yes, maybe no. Ano yung suot mo nung na-sexual harass ka? Mahilig po kasi ako magsuot noon ng mga pit na damit. Kasi po maganda rin po hubog nung katawan ko kasi isa po akong athlete. Saka sabay mahilig din po ako mag-gym. Ganun po. Meron ako isa na pagkwentuhan, no? Story na yon. Tapos sabi niya, ano ba kasi yung suot mo noon? Sabi ko, naka-skirt ako. Masyado bang sexy yun. Naka-apekto po ba yung damit ng tao para mag-skirt sa public? Sa akin para oo. Kasi nga, kagaya ng sabi ko, kapag nagdadala ng damit na nakakabastos, kaya maiksing short, maiksing parda, tapos paate-ate, lurt-lurt pa, doon lang bumisa yung babastosin siya. Para makaiwas bastos, huwag na lang magsuot ng mga ganun mga damit. At agad yung nakakabastos. Dahil sa pananamit nyo, kaya kayo na sa sexual harassment? Hindi po. Kasi babae ka, syempre, yung mga sinusuot mo, dun ka nagiging mas confident sa sarili mo. Mas dun mo na-express yung sarili mo. Kaya kung nababastos man, nasa tao na yun kung mababastos man siya. Kung bastos yung tao, bastos yung, bastos sila. At saka, instead of controlling women what to wear, dapat kinokontrol ng mga lalaki yung libido nila to do sexually harassment. Kasi di ba, bakit laging sinisisi yung mga babae na dahil sa pananamit namin? We are surrounded by people na yung mga lalaki topless, pero hindi naman natin sila sinisexually harass. So that same, that should go with women as well. Yes. May nahawakan na kayong kaso na gano'n? Meron. Mga 3, ganyan. 3 cases in. May mga batas ba kayong regarding doon? Actually, meron. Pero mababa lang yung penalty doon. Wala pa tayong marami siyang loopholes sa batas natin regarding women. Pero meron tayong tinatawag na violence against women and their children. Yun naman ay in a form of harassment or any form of yung maltreatment sa babae, cohabiting with a male, ganon.